Kung magkaroon ng surge tulad ng nababanggit ni Dr. Willie Ong, at nariyan pa rin yung mga kurakot at incompetent na nagpapatakbo ng ating COVID response, eh palagay ko nga, eh magkakaproblema tayo. Kailangan tanggalin na sila ngayon pa lang at hanapan ng mga kapalit na mahusay at talagang tapat sa panunungkulan. Number two, kinakailangan talagang palakasin pa ang tracing, testing, at itong isolation natin. Dahil nga pag nagkaroon ng surge, hahanapan na naman natin ng testing. At dapat ang testing libre na. Hindi na dapat ito ginagastusan pa dahil pagka libre, eh talagang lahat magpapatest. Yan ang problema. Libre sa mga, halimbawa, meron ng simptomas. Dapat libre lahat yan. Pati yung palakasin, yung suporta sa frontliners, hindi dapat delayed. Ulit, that is a question of competence. Pag mahusay yung leader, hindi pa pwedeng maging dahilan na ibabalik yung 10 na billion dahil hindi nagasta, dahil kulang sa oras. Pati na rin sa, meron tayong 1.44 trillion na nakatenga noong 2021 na hindi ginagamit na pondo dahil hindi magastos, dahil hindi ma-absorb. Hanapan na ng paraan para magamit yung portion of that 1.4 trillion para masuportahan yung papalakas ng ating health care system at mahihanda natin ang sarili natin sa maaring maging surge.